may sasabihin lang ako doon sa sumikat na aktivista sa UP student nung pinagalitan ni Senator Bato. Dahil itong estudyante ito, nakakatawa talaga. Alam mo naman na matatalino itong mga taga UP. Pero sa sobrang talino nila, yung mali, itwist nila para maging tama. Para gusto nila ipakita sa taong bayan na mas tama yung mga kabataan, yung pag-iisip ng kabataan kaysa mga pag-iisip ng mga taong hinalal ng taong bayan katulad ng senator, di ba? Napakabastos talaga itong estudyante na to kung saan nasa harap ng mga senador, kung saan yung mga senador kasi sila po yung nagpapanday ng batas. Tingnan mo itong aktivista na to, talagang NPA talaga ang utak nitong mga aktivista na to eh. Nasa session, pinatawag sila sa session mga idol. Kasi ang topic kung bakit pinatawag yung mga aktivista dahil gusto ng ating gobyerno ngayon na ipasa na yung ROTC bill, ibalik yung ROTC. Tapos, ang topic lang sana doon sa session na yun, yung sa hearing na yun, is about ROTC. Ang problema, may siningit na ibang topic para siraan lang si Bato. Ito yung pagpapalaya kay convicted rapist na si Sanchez. Doon na napikon si Bato dahil napaka-relevance nung topic tapos isiningit niya doon sa ROTC na pinag-usapan. E sinong hindi mapikon nun? Talagang namimersonal na talaga itong bastos na talaga na UP na aktivista na to eh. Ikaw, Mr. Manuel, at mga kasama nyo na mga palamunin ng taong bayan, at tinatawag ko po kayong mga palamunin. Alam mo bakit? Dahil kaming mga OFW ang nagbibigay ng pira para sa pangtustos ng pag-aaral nyo dyan sa UP. Anong ginawa nyo sa pira ng taong bayan? Magrarally kayo. Sinusunog nyo ang mga gamit, ang mga upuan dyan sa UP. Nakikita, huwag nyo itanggi yan. Marami na yan sa social media na mga upuan dyan, sinusunog nyo kung magrarally kayo. Ha? Talagang napupundi na din kaming mga OFW na kung saan tinawag kaming bayani ng taong bayan dahil isa kami na nagbibigay ng malaking pera yung remittance namin. Billion bawat taon ang binibigay namin. Kaya yung ekonomi ng Pilipinas, stable yung ekonomi ng Pilipinas dahil sa mga remittance namin OFW. Kung ayaw nyo magpadisiplina ng gobyerno, kayong mga aktivista dyan sa UP, umalis kayo. Ha? Kasi pira ng taong bayan yan eh. Tapos gagamitin nyo ang taong bayan. Ha? Sino ba nagpapaaral sa inyo? Kami. Gobyerno. Sino bang gobyerno? Kami, mga tao. Kaya tinatawag tayong gobyerno eh. Pagkatapos yan, ibalik nyo sa amin sa gobyerno, mga wala kayong respeto. Kayong mga aktivista, mga scholar ng bayan sa taga-UP. Ako, scholar din ako. Sa isang pinakasikat na private school sa Jinsan. Pero, may mga kilala ako, may mga kaibigan ako doon, aktivista. Pero, hindi sila ganun ka-wild mag-rally. Kasi, ano sila? May rinda sila, parang kabayo. Mayroon kasi silang rinda doon sa private school eh. Kaya hindi sila makapag-recruit. Isa pa, yung mga teacher, control ng private school administrator. Kaya hindi makagawa na himukin ng mga teacher yung mga estudyante na sumama sa rally mag-walk out dahil mahigpit ang batas doon sa private school. Unlike sa pampublikong paralan, halos napasukan na tayo ng mga NPA ng mga teacher. Ang masasabi ko lang kay si Undersecretary sa education, yung gi-appoint ni Duterte. Nagtatanong lang kami, madam, bakit po kayo na nahimik sa isyu ng ROTC? Dahil ba ikaw ay isang previous NPA at aktivista? Hindi ko ma-blame yung mga aktivistang mga NPA dyan sa UP, madam. Alam mo kung bakit? Ang number one dito kasalanan, yung mga guro ng mga NPA na nag-brainwash sa ating mga kabataan. Yun ang dapat alisin mo. At inamin naman ng profesor nung presidente ng UP na may alam niya na mayroong recruitment na nangyari sa loob. So bakit ngayon, ma'am, wala kayong naipalabas na
na mga listahan kung ilan na ba yung teacher ang natanggal sa UP. Para makita ng mga ibang teacher, talagang ang gobyerno na to, seryoso, natatanggalin talaga kami pag nagre-recruit kami ng mga, nagbe-brainwash, nagre-recruit kami ng mga estudyante para pasamahin at gibain yung administration, labanan yung administration. Kaso walang nangyayari, ma'am, tahimik kayo, ma'am, sa position nyo. Huwag kayong manahimik, ma'am, dahil malaki ang binayad ng mga OFW sa position nyo. Magkano bang sahod ng isang secretary sa education? Di ba, ma'am? Napakalaki. Huwag nyo gawing tulungis yung mga taong bayan, lalo na kaming mga OFW, dahil gising na kami ngayon sa katotohanan. Kaya, sumusobra na itong mga yung mga scholar ng bayan . Sumusobra na kasi kayo. Masyadong binibaby na kayo ng gobyerno. Kaya, kasi walang ngipin yung gobyerno para gibain kayo. Ngayon, sobra na kayong inabuso nyo na yung ating gobyerno, binabastos nyo. Kahit nga sa harap ng senador . Kaya nyong bastusin harap-harapan . Di ba? Talagang wala na kayong ginawang matino sa lipunan. Kahit sino na lang ang presidente ng ating Pilipinas na pinagraralihan nyo, kasi pinamumugaran kayo ng mga MPing, mga teacher para pasamain at ibagsak ng gobyerno at yung prinsipyo ni Juma Sison ang hahawak dito sa ating bansa. Alam niyo mga kababayan, napakasimple po paano magiging isang MP. So una, ang gagawin niyan, mang-recruit yan sila sa lahat ng mga paralan. Ang pangalawa, ang gagawin nila, yung na-recruit nila, ipasok nila yun sa mga party list na pagmamay-ari ng mga MP. Pag napasok na doon yung mga na-recruit nila, doon sasaksakan nila yung mga aral ni Juma Sison. Yung bata, sasaksakan nila yung mga aral ni Juma Sison. Noon, pagkatapos, pag nakasaksak, pag ikaw, isa kang bata, pag nasaksakan ka na ng mga dugma at mga aral ni Juma Sison about activism, magiging aktibo ka na sa mga party list na yan, na kung saan, tama yung sinasabi ni Duterte na legal front ng mga NPA, ng mga Gabriela, mga anak bayan, mga kabataan party list, yan ang mga legal front ng mga NPA. Hindi po ako nagsabi yan, si Duterte po nagsabi yan. At totoo naman talaga yan. Pag nakapasok, number 2 yun ha, nakapasok na doon sa party list nila. Pagkatapos noon, pag okay ka na, talagang buo na yung loob mo para labanan ang gobyerno, pangatlong stage yan, doon ka na, bibigyan ka nila ng armas at yun na, paakyatin ka nila sa bundok hanggang darating yung time na mag-stop ka na sa pag-school dyan sa UP at doon ka na aakyat sa bundok para maging legitimate na NPA. So ganun lang po mga kababayan, paano maging NPA at paano yung sistema nila, paano sila mang-recruit. Kaya ang problema talaga dito, hindi yung mga kabataan . Kasi pumapasok yung mga kabataan na yan dyan sa mga pampublikong paralan, yung isip nila empty yan . Walang laman yung mga isip nila. Ang problema, marami kasing teacher dyan sa UP na mga NPA na kung saan binabaliwala lang ng ating CHED. Binabaliwala ng CHED. Sino ba yung CHED ngayon? Yung inappoint ni Duterte, di ba? Isang NPA din. Hindi nga nagsasalita about sa mga issue ngayon . Ayaw sa ROTC. Yung issue sa ROTC. At inamin mismo ng presidente ng UP na alam niya na mayroong pang-re-recruit ng mga kabataan dyan sa loob ng campus. Alam niya yun. Pero itong si Madam Briones, tahimik siya. Dahil isa siyang NPA. So, napaka-komplikado talaga. Ang pinaka-ugat dyan talaga, tanggalin yung mga teacher dyan na nasa pampublikong paaralan na nang re-recruit yung mga NPA na mga teacher na yun. Dapat tanggalin talaga. Yun talaga ang number one na may kasalanan dito at hindi yung mga bata na walang alam. Kaya nanawagan kaming mga OFW, nanawagan kami sa Pangulong Duterte na sana po pakilusin nyo na po si Madam
si Madam Briones na dapat imbestigahan na talaga yung mga teacher na yan na hanggang ngayon namayagpag pa dyan sa mga UP campus at sa lahat ng mga pampublikong paaralan para hasain at ibahin yung ideolohiya ng mga estudyante para labanan ang ating gobyerno.